Flash out, mga kasyano! I'm here again, your Provinciano boy, Glenn Gonzaga! Ngayon, mga kasyano, malalaman nyo na kung sino talaga ako. Pero, bago yon, mga kasyano, huwag nyo munang kalimutang mag-subscribe, like and share, and don't forget to click the notification bell para updated ka sa buhay probinsya. Ara eh, tara na't kilalanin kung sino ako, ang inyong probinsyano boy na si Glenn Gonzaga. Mga kasyano, share ko lang yung experience ko ha. Yung mga nangyari sa akin nung ako'y junior high school pa until now. Okay, sisimulan ko na. Kasi dati mga kasyano, after graduation ng junior high school, 16 years old pa lang ako noon. Pagkatapos ng graduation na yon, ako'y pinagtrabaho na. Hindi naman ako pinagtrabaho ng mama, ako mismo ang nagsabi sa mama, "Mama, magkatrabaho na po ako." Ganon. Sabi ng mama, "Kaya mo ga?" Sabi ko, "Opo, kaya ko po. Gusto ko po kasi pumasok ng grade 11 at grade 12. So, sabi ko sa mama. So, pina-apply ako sa mama sa mga kantin, mga karinderiya, ganon. Sa Bawan. Shout out sa mga taga Batangas dyan. Taga Bawan. Yun, tapos, nag-apply ako sa isang kantin. Ang sahod ko noon 120 isang araw. Alam niyo yung pasok ko noon. Pasok ko is 6 AM to 6 PM. Sobrang pagod. Sobrang pagod talaga mga kasyano. 'Yon. Nagtrabaho ako doon isang taon. Kaya nakapasok ako ng senior high school. Then nakasali ako sa field trip dahil sa trabahong yon. Kaya swerte ko talaga, napakaswerte kong tao. Kahit ganitong buhay ko is super, sobrang swerte ko. Noong grade 11, nandun pa din ako. After school, magkatrabaho pa ako doon. Sinasabi ko sa may-ari na, "Ate, kuya, pwede ka pong after school ko, dito na lang po ako magstay. Kahit 50 pesos lang po, pambaon ko lang po kinabukasan." Yon, pumasok ko doon, mga ang labas ko is half day kasi kami niyon. 1 PM hanggang 1 PM labas na kami. So nandun ako hanggang alas 4 ng hapon. 1 PM hanggang alas 4 nandun ako. Ang sahod ko doon 50 pesos, 'di ba? Napakaastig, 50 pesos para pambaon lang kinabukasan. Yon. Alam niyo mga kasyano, sobrang hirap ang dinanas ko doon. Sobrang daming krimen, hindi naman sa krimen, mga naghahabulan, nagnanakawan. Saksi ako dun sa mga bagay ng Diyos ko po. Sobrang nakakatakot. Bagus ikaw lang mag-isa minsan. Ako kasi ang tagahawak ng pera dun. Pinagkatiwalaan ako. Yun. Ito yung mga tanong ng mga TikToker na itinanong sa akin na nasagot ko naman. Kung saan na kami nakatira, saan kami nakaliligo. Basta lahat na. Panoorin nyo na lang. Pwede pong patingin ng bahay nyo, bro. Sige. Basta friends pa rin tayo, ha? Ito yung kusina namin. Yan. Diyan kami naguhugas minsan. Yun, ang platuhan. Dito kami natutulog. Sama-sama kami dito natutulog. Ang panapin namin banig. Pero masarap humiga kasi sobrang lamig. Woo! Diyan kami nagluluto. Lutong kahoy is the best. May terrace din kami. Yan. Diyan kami kumakain. Yan ang CR namin. Pangit dubo. At least nakaka-CR. Para magkaroon kami ng tubig, nag-iigib kami doon sa malayo, 100 meters pa. Ayan mga idol. Friends pa rin tayong lahat, ha? Thank you, support. Lods, try nyo po house tour. Sige, kahit nakakahiya. Basta, support nyo pa rin ako, ha? Thank you. Ito po ang pinaglalagyan ko ng damit, karton.
Then, may Durabox din po kami yan. Matagal na yan nung bata pa kami, since nung pinanganak ako, nandyan na yan. Meron din po kaming aparador. Yan, lagay namin ng mga damit. Siguro mga 8 years na yan. Dito po kami natutulog sa kawayan. At tapos, meron kaming banig na pansapin sa aming mga likod para hindi masyadong malamig kasi sobrang lamig. Ito yung kusina namin. Yun, may pusa sa ibabaw ng platuhan. Yan. Sorry, maraming hugasan. Mamaya pa ako maghugas. Magigib pa kasi may tubig. Dito kami nakain sa terrace namin. Yan. Diyan po kami. Masaya po. Simple lang. Saan po kayo nagluluto? Oh, sige, ipapakita ko sa iyo ang pinakamagandang lutuan na naimbento nung unang panahon na ginagamit pa hanggang ngayon. Idol, dito kami nagluluto sa tungkuan. Yan, may tatlong bato, diba? Ito yung improvised na ginawa ng tatay na tungkuan. May bakal, tapos ang gamit namin kahoy. Yun ay pusa pa. Gusto nilang matulog dyan kasi mainit daw. Parehas ba tayo ng pinaglulutuan? Comment ka! Idol, minsan ang ginagamit namin sa pagsibak ng kahoy ay palakol or gulok. Since wala kaming palakol, gulok na lang. Minsan ang hihiram din kami, ganito magsibak. Medyo matigas. Yan. Hindi naman po mahirap magsibak. Tara, magluto na tayo. Yon. Tapos tayo magsibak ng kahoy. So, magluluto na tayo. Sure ko lang rin ang ulam namin. Ang ulam namin ay labong. Alam nyo ba yon? So, may alam, comment kayo. Masarap mabuhay sa simple lang. Kaya huwag kang matakot ipakita kung sino ka, kung ano ka, at kung saan ka nakatira. God bless everyone. Thank you. Proud Provinciano here. Kuya, may kapitbahay po kayo dyan. Idol, mag-isa lang po kami ditong nakatira. Kita nyo naman. Iikot ko kayo sa bahay namin. Yan, manggahan. Manggahan yan. Manggahan. Tapos maraming asuwang. Tapos maraming ahas. Tapos maraming bayawak. Tapos maraming engkanto. Hindi, joke lang. Dito nga kami, oh. Yan, sa mahilig magsaranggola dyan. Oh, inyo na lang. PM nyo ako. Guys, mag-isa lang po kami dito. Kahit nakakatakot, okay lang. Alam nyo rin mga idol, kahit mag-isa ang bahay namin dito, super fresh naman ang hangin. Super aliwala, super lamig. Wala po talaga. Ilan kayo natutulog dyan? O, sige. Alam mo idol, dito sa kawayang hinihigaan namin, 8 kami natutulog dito. 8 kami nagkakasya. Malamig naman dito, kaya okay lang, super sulit. Then, dito sa kwartong ito, oh, diba, social? May 2 pang natutulog. So, bali, 10 kami. May terrace din kami, yan. Diyan kami kumakain, sama-sama. Kasya naman kami. Malawak naman, diba? Alam nyo mga idol, kahit sa probinsya kami nakatira, is sobrang saya. Sobrang, sobrang saya. Kuya, saan kayo bumibili ng damit nyo? Alam nyo mga idol, huwag nyo magkatawanan na. Sa Changgian ako nabili ng mga damit. Alam yung price doon? 40, 50, dalawa 100, dalawa 180. Kasi mura nga lang. Okay lang, at least may damit ka. Then nakakahiyamang sabihin, nabili din ako sa Okay Ukay. O, taas ng kamay dyan na nabili sa Okay Ukay. Isa na ako doon. Yun. Mura lang kasi 10 piso. Minsan jacket, shorts, pantalon. Yun ang binibili ko. Alam nyo, wala akong branded na damit, kahit isa. Kasi ayokong gumas ng malaki para lang sa mga damit-damit na yan. Gusto ko lang is para sa pagkain namin. Makakain ng mga kapatid ko kahit wala na ako. Then, nasa tao yan kung paano sila manamit. Kung gaano sila kagaling mag... Kuya, pwede po ba pakilala nyo sa amin mga magulang nyo? May pusa. O, sige. O, yan, mga idol, yan po ang tatay. O, yan. Napay daw. Tapos, yan ang mama. Mamagay ka kaya, mama? Mamagay ka. O, yan, nagay na siya. Nadadating lang. Yan, nagtinda kasi siya.
Tapos ano yung mga kapatid ko? Ay, tingnan mo ang lalaki. Itong kapatid ko, yung isang matakaw. Iraan ko kay Glenn natin. Yan. Matakaw yan. Yan. Uyol! Lalag! Hi, sila! Hi! Sabi nyo hi. Hi! Yun po sila. Kung mahirap ka, bakit ka nagkaroon ng CP? O sige, kwento ko sa'yo. Unang nagka-cellphone ako noong grade 10 ako. After graduation ng grade 10, junior high school, yon na grade 11 ako. As working student pa din. Pamula noon, nagtrabaho ako sa kaitaran, doon sa bahay na sabi nyo ay, ba't naging mambahay ko, doon ako nagtrabaho. Then grade 12, doon pa din. After graduation ng grade 12, or practice ng graduation, yon nagtrabaho na ako, nag-apply ako sa Chowking. Yon. So ngayon, 2 years na ako sa Chowking, nag-ipon ako. Yung 2 years na yun, nag-ipon ako mabiling cellphone. Sabi ko, ang bibilin ko is Oppo. Then lumabas ang Realme. So yun ang nabili ko, Realme 5i. After 2 years, tsaka pa ako nakabili, tsaka pa ako nakapag-TikTok. Ngayon lang ako nag-TikTok noong January lang. Magkano maximum salary sa Chowking? Yon. Alam nyo, naranasan kong sumahod ng 5K quincenas, 4-5, nung hindi pa ako pumapasok sa school. Bakasyon kasi yon, kaya malaki-laki ang kita ko. Then pumasok sa school, nag-school na, nag-college na ako. Alam mo, sinasahod ko sa quincenas, minsan 1-5, minsan 2K, kasi yung oras ko ay nahati ko sa school, tsaka sa Chowking. So, ang balong oras ko lang 5 hours, 6 hours. Minsan nga 4 hours eh, kasi priority ko talagang school kaysa sa work. Kaso, kailangan ko magtrabaho para makapag-aral ako. Yun. Sana guys, mag-aral kayong mabuti ha. Kakaingit kayo, promise. Sobra akong naingit sa inyo. Thank you. Sana lahat tayo makapagtapos, mga idol. Thank you. Madali lang ba magtrabaho sa Chowking? Alam nyo mga idol, ang pagtatrabaho sa isang fast food industry is mahirap pero sobrang saya. Para sa akin lang ha, sa Chowking kasi dito ako natuto kung paano maging madisiplina, maging matipid, yan sobrang tipid kasi, tapos maging magalang sa lahat ng tao, mapabata, matanda, kasing edad mo, or kahit sinong tao na nakakasalumuha mo, dapat marunong kang gumalang. Sa fast food industry kasi mga idol, marami kang magiging kaibigan. Yung sobrang close mo, magiging best friends mo pa. Then magkakaroon ka ng maraming experience na maipagmamalaki mo sa buong buhay mo. Ang masasabi ko lang, walang mahirap sa taong gusto ang ginagawa. Kaya mga idol, dream big, kaya yan, laban lang tayo lagi. Saan po kayo nanonood? O sige, punta tayo sa mga tita para makita nyo kung saan ako nag-charge na nanonood. Tsaka minsan doon ako nagawa ng mga assignments kapag gabi na. Bago kami makapunta sa mga tita, mga 100 meters, yan. Tingnan nyo, gubat pa rin ang daan namin. Pero okay lang, masaya naman dito. Malamig pa ang siyamay ng hangin, lalo na't bagong ulan. Share ko lang din, dito kami nag-iigib. Yan. May drum kami. Yan, dito kami nag-charge sa kanila. Sa mga tita. Pero anak siya. Hindi ko siya tita. Minsan ko lang yan. Tara, mag-charge na tayo. Doon ako nagsasaksak. Parang lahat na lang ng tungkol sa akin nandito na sa TikTok. Kaya scroll na lang sa TikTok videos ko. Panoonin nyo na lang ah. Thank you. Alam nyo mga kasyano, mahirap man ang buhay, kailangan natin magsumikap para maabot ang mga pangarap natin. Hindi naman sa sobrang hirap namin, laking probinsya lang talaga kami. Mga mangyan sa gadgets, inaamin ko yon kasi hindi pa ako masyadong marunong mag-laptop. Inaamin ko talaga yung promise. Pa mga kasyano, natutunan ko na kapag nagsikap ka, kapag nag-ipon ka, mabibili mo ang gusto mo. Katulad ng akin, after 2 years nakabila ako ng cellphone. 2 years pa. Kaya nakapag-TikTok ako, updated ako sa social media ko, nabubulol ako. Ganon. Kaya mga kasyano,
Hindi hadlang ang kahirapan para maabot ang inyong pangarap. Magsikap ka, magbunyagi ka, maging matapang ka, at higit sa lahat, ipakita mo kung sino ka. Maging proud ka sa sarili mo kasi ikaw yan. Ikaw yan, walang makakatalo sa'yo dahil isa kang tao na unique, kumbaga. The term unique and different sa ibang tao, kaya go lang ng go. Ipakita mo lang kung sino ka. Papayo ko sa lahat ng kabataan na makakapanood ng aking vlog. Huwag kayong huminto. Kung madapa ka man, bangon ka lang. Kung umiyak ka man, laban lang. Kung sa palagay mo, pinagsakluban ka ng langit at lupa, bro, mga kasyano, guys, mga idol, kaya mo yan. Hindi lang ikaw nakakaranas ng ganyang pamumuhay, ng ganyang sakit, ng ganyang hirap. Marami tayo. Marami tayong ganyan, kaya go lang, laban lang tayo, ha. Huwag kayong susuko. Huwag kayong susukong abutin lahat ng pangarap nyo, kasi yan ang magbibigay ng magandang oportunidad sa kinabukasan nyo. Yun lang, mga kasyano. Sana maging inspirasyon ako para sa inyo, maging inspirasyon ng ibang tao para makamit ang inyong pangarap, maging isa kong ehemplo para sa mga kabataan katulad ko na ganito ang pamumuhay. Hindi sa mahirap, hindi sa mayaman. Kumbaga, sinasabi ko sa sarili ko na sakto lang kami. Hindi mahirap, hindi mayaman, pero masaya. Follow nyo po si... Ay, follow. Subscribe nyo po si April Yumi. Yan, pinsan ko po yan, vlog niya po yan. Kasyano, don't forget, ha. Don't forget to subscribe, like and share, and click the notification bell para updated ka sa Buhay Probinsya. Yun lang, maraming salamat sa inyo. Bye-bye ulit!